Yo estoy con Débora. ¿Con quién? Débora. ¿Débora dónde? Débora está en casa. ¿Qué casa? Débora, ayúdame. Oh. Para tu hermano. Hola, buenas tardes. Magandang tanghali po, mga amigo. Nandito kami ngayon ni Bel Jun papunta sa ospital. Sinamahan ako ni Bel. Tumawag kasi si Mami Kuana sa akin, and then sabi niya si Bill, yung anak niya na isa, yung lagi naghahatid sa amin, nasa ospital. Iyak na iyak si Mami Kuana kanina, kaya lang hindi ko naman matanong mabuti kung ano nangyari. Kapag na tumatawag ako, umiiyak. Ang sabi ni Mami Kuana, tinagado yung anak niya sa ulo. Grabe daw yung kalagay ng anak niya. Ito, papunta na kami ni Beljun. So, ayan, dito na kami sa ospital ni Beljun. Nag-taxi lang kami kasi wala namang ibang sasakyan. Medyo malayo pala yung ospital na to. Nandito na kami sa ospital. Hindi ko alam kung saan. Wala naman dito eh. Kamo ba? Donde? Ha? Donde? Cuando discusión termina, ¿de quién es esta persona? No sé, está ahí. Ya. ¿De dónde otra persona? ¿Dónde? ¿De fuera? ¿Dónde todo? ¿Cómo está en la escuela? ¿Solo tiene esa casa así? ¿Cómo pasa esto? Sí. Sí, aquí está la mamá. Aquí está la mamá. Mamá, ¿y los chicos dónde están? ¿Hasta ahora? No, los chicos. Donde él? Grabe mga tao dito, walang awa. Nasa bahay lang si Bill. May isang lalaki na pumunta, walang tao, si Bill lang. Tapos tinaga na lang daw bigla. Kaya mismo, timo, nasa bahay lang si Bill nun, ha? Merong tumaga sa kanya. Wawa naman si Mami Kuana. Puro dugo yung damit ni Mami Kuana, eh. Ayan, kasama ko si Concepcion. Yung damit ni Mami Kuana, puro dugo. Tapos hindi ba nakapagbaho ng tsinelas? Hindi mo lang nakapag... Tu mismo mandar con Villa aquí? Sí, llorando y la gente tiene para cargar en la carretera, para ir en la carretera, todo ese momento. Mucho sangre, mamá. Sí. Porque yo estoy cargando con Bill por los
con la gente. Yo quería. Sí. Yo no puedo. Sí. ¿Esto ayer? ¿Esto ayer a las 4? No. Esta mañana, las 4, iremos en el hospital general. Ah. Y hace todo. Me dice que va en casa. A llegar en casa, comienzo a hacer así. Cuando yo quería cargar, yo no tenía fuerza. Pero esto ayer. Hoy, por la mañanita. Oh. Por la mañanita, a las 6. Oh. A las 6. No, deja mamá, no. No. Bill está bien, Bill está bien. Va a terminar. Sí, esperar. No, yo no he visto Bill. No llorar, no llorar. Yo estoy con Débora. ¿Con quién? Débora. ¿Débora dónde? Débora está en casa. ¿En casa? Débora, ayúdame. Oh. Cargar a tu hermana. Yo no puedo, no tengo fuerza. ¿Quién es tu mami? Es una mujer ahí. En casa. Pero, ¿qué doctor, doctora dice? Con Bill. ¿Doctor de aquí? Sí, con Bill. Me ha dicho que si hace escáner, que vea si herida, ajá, llega hasta el hasta aquí. Sí, hasta adentro. ¿Va a cortar? Va a operar. Oh. ¿Operar? No sé. Ay, más así. So, ito pa, uwi na kami ni Beljun. Actually, nung mga nakaraan din, taon, puro problema na lang yung dinadanas ni Mami Kuana. Parang nung 3 years ago, nung si Deborah naman ay na-hospital din, na pinagsamantalahan siya. Yun nga, di ba, meron siyang anak ngayon na ayaw niyang tanggapin dahil nga hindi naman daw niya alam kung sino yung tatay. Kaya sobra yung ano ni Mami Kuana, sobra yung pagsubok sa buhay. Tapos eto ngayon si Bill, dumating yung ganyan na naman pagsubok na hindi alam kung ano ang gagawin. Sabi ko kay Mami Kuana kanina, hanggang ganito ko, susuporta naman ako sa kanila. Kaya lang talagang nakakaawa talaga yung mga anak ni Mami Kuana kagaya ni Bill. Isipin nyo, kinagado dito sa pinakaulo dito. And then hanggang sa pinakaulo, nataga daw. Kaya sabi ko kanina kay Mami Kuana, wala bang mas magandang ospital? Sabi ni Mami Kuana, yun na daw yung pinaka-okay. Kaya, ayun. Hindi ko din alam kung ano yung mangyayari. Sabi ko, tawagan niya ako kung ano man yung sasabihin ng doktor. Kasi, pasok pa kami ngayon. Kaya sabi ko kay Mami Kuana, lakas niya ang loob kasi ganun talaga kako ang buhay, maraming pagsubok, pero nandiyan naman kako ang Diyos para tulungan siya. Tsaka andito naman kami. Actually, napasugod nga kami dito ni Bel June eh. Dapat may pasok pa kami mamaya eh. Sabi ko kay Bel, samahan niya muna ako. Ayun. Naawa ko kay Mami Kuana kasi ang dami niya ng problema sa buhay. Actually, hindi pa rin nababayaran yung pagkaka-hospital ni Deborah dati. Nabayaran na yon. Tapos yung isang anak naman niya, naputulan ng kamay. Last year lang yon. Last year, naputulan ng kamay. O paa, nakalimutan ko na yun eh. And then, yun din yung time na umiyak si Mami Kuana sa akin. Kasi nga, yung anak nga niya, na-aksidente. Kaya sabi ko kay Mami Kuana, laging mag-iingat kasi ganun ka ako talaga ang buhay, maraming pagsubok, pero manalangin lang kasi ilang naman ang pwede nating gawin. Pero sunod-sunod yun eh, 3 years ago, then after
susunod susunod na taon na yon, si yung anak naman niya na dalawang anak niya yung naaksidente, naputulan ng kamay or paa. Parang ganun. And then after nun ito naman ngayon si Bill tinaga. So ganun dito sa Equatorial Guinea, dito sa aming lugar. Isipin mo ha, yung nawalan lang ako ng cellphone dati, nasa labas ako yung lugar nila Mami Kuana na yun, talagang grabe yung mga masasama. Tapos ngayon nasa loob lang si Bill, nagluluto ng aros o ng kanin. Tapos meron taong pumunta and then nakipag-away, tinaga na siya. So ganun ka ang daming masasama sa lugar nila Mami Kuana. Kaya nga alam nyo mga amigo, hindi ako nagpupunta kila Mami Kuana na dahil sa nangyari sa akin na halos na tagain ako kami ni Bell June para lang makuha yung mga cellphone namin. Kaya nakakalungkot din dahil nung time na may birthday si Deborah, hindi na rin kami pumunta after nun. Hanggang ngayon hindi ako nagpupunta kila Mami Kuana kasi natatakot ako eh. Mas importante na mag-ingat na lang. Pero ngayon nga, ito na naman. Kaya nakakalungkot ng araw na to. Nagulat kasi ko kanina maga kay Mami Kuana, tawag ng tawag sa akin, hindi ko man nasasagot kasi may trabaho ako. And then nung nasagot ko yung tawag, nang tumawag ako kay Mami Kuana, yun, umiiyak, iyak ng iyak. Hindi ko naman tanong kung ano ang nangyari. Basta ang sabi lang niya yung anak daw niya, si Bill daw ay nasa ospital at tinagaro yung ulo. Kaya nagdesisyon ako na magpasama kay Bell June. Hindi ko man din alam na ang ospital na pala pupuntahan namin sobrang layo. Kaya ayan. So wala akong malungkot yung araw na to para sa kasi si Mami Kuana parang pamilya ko na rin eh. Araw-araw kong kasama sa video eh. Masaya. Laging kumakanta ng praise and worship. Tapos ganito yung pagsubok niya sa kanyang buhay. So ayan. Pag-pray na lang natin na maging maayos yung kalagay ni Bill ngayon. Na nawa maging maayos at makarecover. Kasi hindi biro eh. Merong taga dito eh. So, sabi ko kay Mami Kuana, tawagan mo lang ako mamaya kung ano sasabihin ng doktor. At ako naman ay handang tumulong para sa kanila. So, ayan mga amigo, ako muna yung magpapaalam. So, pauwi na kami ni Bell June. Pag-pray lang natin si Bill na gumaling at maging maayos ang nararamdaman ni Mami Kuana at ang kanyang pamilya. So, ayan mga amigo, salamat po sa inyong lahat. Pag-pray po natin si Bill.